Ako, ano, hindi ko na lilitan yung ano, yung events place sa Philippine Arena na agad-agad para maraming marami kaagad makanood. Isa to sa pinakamalaking events ang place here in the Philippines. So bakit pa ako mag-iisip ng iba? So lahat ng solid na supporters, lahat ng mga gustong makinig, doon ako kagad sa Philippine Arena. Okay. Ako naman po. Ako naman po, syempre, sa mga supporters ko din, mga taga-Iligan, no? Like, siguro, half of my supporters or majority sa mga supporters ko, mga taga-Iligan. So, syempre, uunahin ko muna yung hometown ko. So, sa Iligan, muna ako mag-concert. Tapos, of course, sa Araneta, gusto ko din, no? Syempre, si Bill Mark lang ba? So, ayun po. Siguro, yung first na gusto kong mag-concert is sa Iligan. Ako. Okay. Siba, unang-una si Miss Lani. Tapos, yung closest ko sa The Clash, masasabi ko si Bill Mark. Siya yung pangalawa. Ay! Si Bill Mark. Tapos yung pangatlo naman po na closest ko din po si Ate Jessica Villarubin, which is yung champion po last season. Naging close po kasi Bisaya din po si Ate Jessica eh. So, ang dami din naming mga songs na alam mo yun na pwede, posible talagang makulab kasi pare-pareha din po kami ng genre ni Ate Jessica. Ako naman, gusto kong buuin yung buong Clash Season 4 kung magkakaroon ba ng isang prod. Kung hindi man possible yung buong prod, kahit yung top 5, makabuo kami ng isang production sa concert ko. And I also want na maging part ng concert ko si Sir Christian. Kasi sobrang parang brother, yung pagbibigay niya sa amin ng advices, and alam ko na magiging maganda rin yung prod namin together. And kung bibigyan pa ako ng isang chance na gusto kong makasama sa concert, mangarap na ako ng mataas yung sobrang iniidolo ko, si Sam Smith. Kung pwede papunta dito sa Pinas. Papuntahin ko na siya dito sa Pinas para makapagkanta kami ng mga favorite songs ko na talagang siya yung naglabas. So, yun. Ako po, nag-start po akong sumali ng national competition sa TV competition noong 2019. And ayun po, yung una ko pong sabak nun, medyo sobrang kabado and sobrang tensionado talaga. And yun po talaga yung expect nyo, lalong-lalo na pag-live, yun po talaga. And normal lang po talaga na kabahan, syempre, ma-anxious po talaga kayo at first. Pero once na i-acknowledge mo palagi na yung kung ano yung kaya mo, kung ano yung potential and capabilities mo, and focus ka talaga, and you have to really practice kung gusto mo talagang abutin yun, kung gusto mong manalo, practice and focus po talaga. And of course, hindi naman din masama na mag-seek ng help sa family or friends or supporters mo. Kung, for example, ano kayang magandang kanta para sa akin? Ano kayang magandang arrangement? O kaya kung, for example, nasa banda ka, ganun po yung ginagawa ko eh, kasi nasa banda po ako. May mga, marami din po akong kakilala na musically inclined. And yun po, nag-a-ask po ako kung ano bang magandang arrangement, kung ano bang magandang kanta, kasi syempre hindi mo naman alam lahat ng kanta, so it's better to ask na lang po, din ko kung ano pang mas bagay sa iyo na kanta. And ayun po, and you have to be ready mentally, emotionally, spiritually, physically kung gusto mong mag-join ng national competition like The Clash. Ako po kasi ano, parang naniniwala ako na if this is really for you, this is for you. Kaya itry mo lang kasi walang mawawala eh. Mas mahirap, mas magsisisi ka kung hindi mo sinubukan. Kasi hindi mo nakuha yung chance na malay mo para sa'yo. Tsaka naniniwala po ako dun sa personal motto ko na ever since ito yung pinaniniwalaan ko is yung be a dreamer, conquer every fear, go for your faith, and do what you believe. And nalaman ko na kapag ka, nasa TV ka, i-open mo talaga yung sarili mo sa lahat ng tao eh. Kaya be ready with all the negatives and positives
positives na pwede mong matanggap. Kasi you open yourself eh. Nandiyan ka to inspire people. So dapat mas maging inspiration ka para sa iba. Kahit na despite of all the negativity na binabato sa'yo. So, ayun. Ako po, tinanong na din po yan sa akin kanina kung ano sa moment na to. Ano po, yung kanta po ni Fantasia na I Believe na nakanta ko na din po sa matirang matibay namin ni Bill Mark. So, kasi ano po siya eh. Yung meaning po ng song is yung pag-abot ng pangarap na you have to believe in yourself for you to enable to ano to win or to get your goal ganun. So sige, sample. I can see the stars across the sky. Dream 100,000 dreams before. Now I finally realize. You see, I'm waiting 1,000 years for this moment to arrive. And finally, I'll believe. Thank you. Yun nga, sabi ni Marian, tinanong na siya kanina, if there's a one song talagang na sumasalamin or nagde-describe sa emotion ko ngayon, sa kung at sasalman ako ngayon, that would be I Believe I Can Fly. Ito din yung song na nakapagpabalik sa akin sa The Clash, so extra special talaga siya sa akin. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. I believe I can fly. Ako po, nung kabataan ko. Nung ano po, masali po ako ng competition nung bata pa ako. Nung grade 3, ayan, specifically grade 3, yung napalanan po po nun is yung song ni Sarah G. And siya po talaga yung parang, kumbaga, parang idol na idol ko talaga. And then, parang nag-ano na tuloy-tuloy na, na si Miss Lani, si Miss Regine, si Miss, sino pa ba? Marami pa pong mga ano eh, mga na-inspire ako. Tapos nung nag-high school ako, nag-banda ako, parang nag-get ko na kung ano yung bagay na genre sa akin and yung gusto kong style. And si Jennifer Hudson po yung nagustuhan ko talaga, sina Whitney Houston. And ano po sila eh, diva. Kumbaga sina Beyonce. Diva po talaga. And yung mga songs po nila, nakakayanan ko din pong kantahin. Kaya sila po yung mga biggest inspiration ko din po. Kung meron pong path or model na artist na gusto kong maging ganun yung path ng career ko, that would be Miss Julianne po. Nabanggit ko nga kanina na Miss Julianne, hindi rin siya naging champion eh. But she managed na makapag-stay sa industry and nakakapag-arte siya. Hanggang ngayon, nakapag-concert siya. And siya yung isa sa mga tinitingala ngayon as a GMA artist. So, I look forward also to myself na, well, I really admire Marian, pero ako nga po hindi naman naging, di man naging champion. I really want to prove to myself na I can stay. I have my own taste of music na pwedeng i-offer sa mga tao. And hopefully that taste of music na kaya kong i-offer will make me stay sa industry hanggang sa dulo. Because I really wanna share lang ng music. Share ng music. Nangangarap po ako dati na kumanta ng mga theme song ng teleserye. Uh-huh. Yes. So, sabi ko sarili ko, kaya ko to. Kaya ko to talaga. And gustuin ko, yan yung i-manifest ko. And someday, makakilala ako ng mga tao na, ay, siya yung kumanta ng teleserye na sikat na ganyan. Oo, ganyan. Uh-huh. So, ayun po, as of now. Pero, syempre, gusto ko din pong makilala as a diva din. Like, as a singer talaga. Like, katulad ni Miss Regine, sina Miss Lan. Ganun po, na ano po talaga, parang kumbaga maging legendary talaga sa singing.
Charis. Siguro I already proved this during the time na nasa The Clash kami, Sir Jeng. Hindi, power diva kasi lahat sila. Aminin ko man at hindi. Oh, yeah. Power diva po lahat ng mga nakasabayan ko. So, hindi ako yung tipo ng biritero. Since hindi naman siguro expected sa lalaki na nagbibirit lagi. So, hinahabol ko talaga or binabawi ko talaga sa emosyon tsaka sa style ng kanta. And I believe nag-develop din and nag-evolve yung music industry natin. Dati siguro aminin natin na kapag ambirit and yung naririnig ng mga tao is yun talaga yung ginugusto nila. Pero minsan pumapasok na rin ngayon yung tamang chill na music, tamang sarap ng pakinggan lang, ganun. Mm-hmm. And gusto ko rin, kagaya ni Marian, gusto ko rin pong makapagkanta sa mga teleserya kasi nagiging immortal yung song. Kapag sinabi yung title ng teleserye, laging mababanggit kung sino kumanta ng theme song. So, I really look forward since meron na kami platform ngayon and part na kami ng GMA Music. I'm really excited po na mangyari yung mga bagay-bagay na yun. Ako po, specifically nung nagmatira Matibay po ako. Kasi yun po yung time na nakaharap ko si Vilmark. siya po yung nakalaban ko sa Matira Matibay. So, yung Matira Matibay po is, yun po yung tawag dito, yung part na, kumbaga, dapat mong anong tawag dito? Ano nga ba yung maki? Yung Matira Matibay na... Yung isa na lang yung matitira kasi oh, yung isa papapauwi niya. Na dapat mong ilaban. Dapat mong ilaban. Yes, laban na lang. So, ang nangyari po nun, parang nahirapan ako kasi si Maki yung, si Vilmark yung kaharap ko eh. Sabi ko, paano ba to eh? Kung ako yung manalo, si Maki, syempre matatanggal siya. Paano na lang? Paano na lang? So yun po yung specific na challenge sa akin nung journey ko sa The Clash. Ayun nga, nasabi po ni Marian na nagmatira matibay kami. And kung tatanungin niyo po kami po yung closest na clashers. So masakit sa akin yun. Pero if a-ask nyo po ako if ano yung pinaka-challenging part sa akin, that would be the clashback. So yung clashback po para siyang wild card. So iipunin lahat from top 16. So kung sino yung pinaka-magaling or may potential na makabalik sa The Clash. So yun sa akin yung pinaka-challenging kasi because kailangan kong i-prove yung sarili ko na I deserve the spot for The Clash. So yun din yung time sa akin para makabalik sa Clash Arena. So, it's now or never since yung sa Matira Matibay, I wasn't able to make it. So, Marian, yung nakapasok po dun. So, ito yung time para sa akin makapag-comeback. So, God is really good. Nakabalik po ako because of the Clash back. So, and was able na hanggang dulo may tuloy-tuloy po sa The Clash. Alam niyo po, para ako po ha, personally, hindi ko po iniisip na magkalaban kami. Totoo po ha, promise. Like, so, hindi ko, parang hindi ako ganun ka-competitive na kailangan. Ako, genuine talaga ako pagkasama ko sina Maki, silang Ate Julia, nagtutulungan po talaga kami, nag-a-advise kami. For example, mas maganda siguro pag ganito, Maki, yung atake mo, ganyan-ganyan. And, opo, and nangangamusta din po kami, o kumusta na yung mental health mo, kumusta ka na, okay ka lang ba, ano nararamdaman mo ngayon. Ganun po yung dynamic namin. Kami naman, napatunayan ko yung closeness namin ni Marian nung kami matira sa Grand Finals, nung sa top 2. Sinabi ko kay Marian, let's just enjoy kung sino manalo. Para sa kanya yun ang sinabi namin. Naghawakan lang kami ng kamay. But since ano naman po yan, we are tested negative naman with COVID during that time. Naghawakan kami ng kamay and kahit na malayo yung, una malayo po kasi may dalawang platform. Pero nakaganyan lang kami, kaya natin to. So yun po, we gave our support kahit na alam namin na nasa competition kami, hindi na namin inisip na competition. Inisip namin na makapag-perform ng maayos at makapagbigay ng magandang performance. Yun lang po yung nasa isip namin during that time. Ako po kasi fresh graduate nung sumama po ako sa The Clash. And nung time po na yun, kaka-OGT ko lang din po sa isang planta. And hindi ko din po kasi ma-imagine, nasa loob po ako ng office, sabi ko,
Nandito na lang ba? Parang hindi ko makapaniwala na hindi ako maging singer, ganun. So, sa mga supporters ko, lagi silang nagpupush talaga sa akin na mag-audition. Tapos ako naman, kabado ako kasi nung last sali ko sa mga national competition, singing competition, parang na-trauma din ako eh. Parang sa sarili ko, baka hindi ko na kaya, baka ano na ako, matanda na, or ewan ko, parang siguro na ano na yung, naumay na yung mga tao sa akin, ganun. So, nung nag-ano po ako, na-clash, hanggang sa top 6 na, dun ko po na-realize na, if sa'yo talaga, if para talaga sa'yo, mangyayari talaga yan, fate talaga yan sa'yo. And sobrang blessed ko po kasi nung bata pa lang ako, grade 3 pa lang, first na sali ko ng competition. Yun na po talaga yung pangarap ko eh, na maging singer, maging recording artist. So, ayun po, nakatulong din po ako sa kuya ko. Nakatulong din po ako sa family ko. Nung umuwi po ako ng Iligan sa hometown ko, hindi ko po inasahan na magkaroon ng homecoming. Yung parang... Oh, wow! Opo! As in yung mga, ano ko po, mga close friend ko, sila po talaga yung bumuay, sila po talaga yung nag-push sa akin na, Marian, posible yan na magkaroon ka ng homecoming, ganyan. Kaya nagpapasalamat talaga sa mga supporters ko. Sobrang blessed ko po sa kanila. So, yun po, ang dami din pong ang tawag dito, mga sponsors, ganyan. Ako po, ano bang nabago sa buhay ko? Pangarap ko po kasi ito nung bata, pero sinet aside ko siya kasi gusto kong ma-achieve yung pangarap ng magulang ko before na magkaroon sila ng lisensyadong anak bilang isang engineer. Mm-hmm. So, I already achieved that goal. Parang inisip ko during that time na mag-audition ako sa The Clash. It's time for me naman to achieve yung personal goal ko for myself. And, sobrang proud ng family ko sa akin. Yung makita ko palang na proud yung mga magulang ko, family and relatives ko sa ginagawa ko. Sobrang life-changing na yun eh. And I didn't expect na makikilala ko ng ibang tao. Dati, kapag lumalabas ako ng bahay, walang pakialam yung mga tao sa akin. Ngayon, na-recognize nila, and even sa mall, kapag nagmamall, may mga nagpapapicture. Hanggang ngayon, inisip ko nga po, artista ba talaga ako? Bakit sila nagpapapicture sa akin? Ganun. Pero yun nga, siguro isa din yun sa mga nabigay ng pagsali namin sa contest na makilala. And it's already, siguro it's our job din na maging inspiration sa mga nakakilala sa amin. And yun po, and I'm just excited sa mga pwede pang mabago, madami pang mangyari since ang dami pong opportunity na nag-o-open. So, yun po. Actually, marami pong nagtatanong sa akin yan since pareho yata kami singer, pero hindi po kami related ni Miss John. Ayun, you can follow me on all my social media accounts at Vilmark Viray. And yung umuwi ka na po na single ko is already available sa Spotify and Apple Music if hindi ako nagkakamali. And of course, All Out Sundays, every Sunday. And please, let's all wait po sa i-release na mga single namin, dalawa ni Marian. Ayan, opo, abangan niyo po kami ni Vilmark every Sunday sa All Out Sundays. And sa Queendom po, ako nandun po ako sa Queendom. And ayun po, yung ano ko po, first single is yung Bakit Mahal Pa Rin Kita, nasa Spotify na po. And maririnig niyo din po yan sa teleserye na The Penthouse. And meron din po akong upcoming na recording po sa OST sa First Lady. Ayan, ako po yung kakanta sa theme song ng First Lady. So, abangan niyo po!